Kasamong TV. Ako po si Jun Cueto at narito tayo ngayon sa Magalang Pampanga upang kilalanin ang isang breeder na Espanyol na Amerikano na nagtatagalog by the name of Mr. Cesar Calvo of CMC Game Farm. Dito lang yan sa Usapang Bloodline. Magandang umaga, Mr. Cesar Calvo. Magandang umaga po. Yeah. Sir, ano ho bang kwan nyo? Curious lang ako. Ano ba kayo as Americans o ano bang lahi kayo? Actually, both of my father and mother, they're Spaniards. Pero I was born here, dito ako pinanganak. And I went to the States as a young bakaro, you know, mga 18 ganyan. And I stayed there na for that long. Doon sa Amerika kayo actually nag-umpisa magsabong? Ganun ba yun sa history? Kasi dati yung uncle ko na Cesar Calvo, I was named after him. He was one of the pioneers na nag-i-import ng mga old lines and also Joe Goods. Kasi he's a very good friend of Joe Goods. 9 years old, nagpapakain ako doon. Akong parang feeder doon. Doon nag-umpisa yun. So, sa Amerika nga yun? Dito yun. Pilipinas. So, importer siya papunta rito? Yes. Tapos kayo nagpapakain. So, hanggang kailan ho kayo nag-stay dito sa Pilipinas? Mga hanggang 18 years old. Tapos na, sa Amerika Kumalik. Na? Doon, natigil o tumuloy yung pagsasabi? Tigil konti, and then I learned guys that breed good birds, doon ako nagsimula. May nakilala akong mga Pilipino din, katulad ng mga kanlas. Yung handler ni Dink, si Sam Fuentes. Pilipino yan? Pilipino. Handler siya ni Dink tsaka ni Carol Smith. He was a very good handler. Tapos kailan ho kayo bumalik sa Pilipinas? O nagsabong na ba kayo agad pagbalik ko sa Pilipinas? Well, bumalik ako dito because of the yung new laws na na-approve sa states na hindi na kami pwede magsabong. So I started bringing the birds here 1999. Bumili ako ng farm sa Calatagan. Doon ako nag-umpisa ng pagmamanaw. 3 of my American friends joined me. So we named the entry Texas Force because we all live in Texas. So they brought their birds here, lahat kami, siyempre. Can you imagine 4 breeders together? We have a lot of birds. We didn't know what to do with them. Mahirap din pala yung marami kang bloodline. You don't know mas where mahirap to start. Talaga yun. You don't know where to start. But I stayed with my McClanahan line, my Joe Good. And one of my oldest bloodline is the McNurtney that I got from Mr. Harwell also. Nilalaban niyo ho dito yun? Kayo-kayo? Yes. Kayo naghahanda? Kayo apat? Yes. Hindi? Ah, kayo. Mm. So, handang Amerikano, kumbaga? Yeah. Hanggang gano'n naman, hanggang now, hindi pa ako nagbabago ng sistema. The way I point, the way I take care of the birds, ganun pa din. So, sir, balik lang tayo sa kwan. Mm. Yung gano'ng karami ang binibreed mo, how many hens, how many roosters, okay. O yung target na yeah. How many? Well, ang target namin this time with John Ermina, kasama ko siya, we're planning to breed mga 600 to 800 tags. Tapos, magbibreed din mo ba kayo ng kwan? Pang material, seed pa? Yes, I always do. Every year I breed, a trio or so. I select the best and I kill the rest. And that would be replacing my old brood fowls. So ngayon, ano nang balak niyo sa pagmamanok dito sa Pilipinas? In a few months or in a few years? My target is really
to join the Slasher again one day and be competitive and maybe win it this time. I went close a couple of times, pero hindi pa rin ano. I'm more of a typical American. Sa akin, ang cockfighting is a sport. Money is good. Everybody wants money. Pero I rather have the trophy. I would feel really good if I have that trophy from a good derby like the Slasher. So ayan mga kasabong, nakilala po natin kung sino si Mr. Cesar Calvo ng CMC Game Farm. And next week, pag-uusapan natin kung ano ba yung maklanahan. Ako po si Jun Cueto na nagsasabing, ang eksperto sa linyada, Dida sa Rueda. Ito po ang Usapang Bloodline.